Ang lalaki pala. Mahirap. Mahaba. Mahirap ang patubig dito. Mahaba. Kailangan maano natin. Isang magandang buhay na naman mga ka-farmer. Andito tayo sa palayan. Napadan lang ako. Punta pa ako ng farm. Nakita ko si Poroy, ayun, namimilapil. At ayun, meron na rin pong pilapil dito. Ayan, ang problema lang ay ang problema namin ay ang tubig, mga ka-farmer. Ayan o, wala pa din. At napakaraming tubig ng ilog. Ngayong umuulan, di ko alam kung bakit nilipa nila sinasara para lang kumbaga binubuksan po yung papunta dito sa kanal na irrigation na to para ma-divert na yung ano yung tubig kasi kung nakikita niyo po doon kung pupunta kami sa Dadong Dam yung pinaka-ilog may mga harang po yun eh, so yung lahat ng harang nakaangat na ganun, so yung ilog pinapaalpas pa rin nila sa main ano mga hindi pa nadadivert. Hindi ko alam kung anong reason nila, siguro baka tatakot umapaw. Pero ayun, nakita ko maraming isda kasi baka pinahinuubos pa nila isda. Anyway, ayan at sabi nga ni Apong Peling, Tatay Peling dito ay kailangan na natin ng tubig kanya pa October na. O nga naman, sayang po kasi yung panahon. Siyempre, hinahabol po natin dito yung makatatlong crop tayo. Inuupahan natin to eh. Kasi pag dalawa lang, halos tatabla ka lang dyan. O, ayun po ang ating hinahabol. Mga tatlo mga tao bisita, hindi ko alam kaya yan papunta, bagal lang takbo eh. Ayan at yun po mga ka-farmer, ngayon si Poroy ayun nandun nag ipilapilata siya ba? Linggong-linggo, pero maganda kasi ang panahon mga ka-farmer, tama-tama, hindi maulan, ambun-ambun lang, napakagandang magtrabaho, medyo kulimlim. Ayan. Ha, pasyalan natin 'to si Poroy. Mukhang maputik na yata. Kaya ng bota ko, nakabota naman po ako, ayan. Kasi dapat nakapaa, kaya lang eh meron tayong alipongs. Mahirap. Pagaling na pa naman yung ating alipongs. Baka lumala uli pagka nabasa na naman. Ayan, yun po ang kalaban sa farm. Pag hindi kayo nagbobota, ayan, mahirap ah. Dahil yun nga, pagka tag-ulan po, ang kalaban natin ay alipunga. Kaya si Lindon sabi ko, nakos, yung kabila pala, ayan oh. Yung kabilang farm dito, tinamaan yung bibi nila ng Newcastle disease. Ayan si Doro. Ayan o, bit-bit niya yung bibi. Sabi ko, anong nangyari? Ginilitan. Hindi, namamatay kanya. Sabi ko, yung leeg ba ay gumaganon? Gumaganon ba yung leeg? Oo, sabi niya, naku po kako, Newcastle disease. Buti na lang tayo. Tapos na po dyan. At nabakunahan naman na natin yung mga manok ng Lasota. So ayan, uso po yan pag tag-ulan. Normally kasi ang bibi, talagang hindi naman talaga binabakuna. Pero yun nga, ang turo ni Anthony, ka-farmer Anthony, pag masyado na marami alaga mo, sabi niya, pwede mo nang isabay sa inumin yan. Ginagawa niya daw yun. So ayun, pwede mong isabay sa inumin yung bakuna. Uhawin mo lang, sabi niya, tapos and then isabay mo na sa inumin. Importante lang naman yan, matake niya yung live virus, di ba? For immunization. So ayun po ang ano. Tama nga naman. Naisip ko na din 'yon, sabi ko pwede ba? Kasi ganun din, papatak mo sa mata, papatak sa ilong, di ba? Isa-isa. Anyway, ayun, ito po yung kabilang palayan, no. Bah, mahaba-haba pa yung gagawin mo ah. Ha? Ha? Yung Robin. Nasaan ang Robin? Aling Robin? Bakit? Naku, trabaho. Di kakayanin ang Robin yan.
Hindi kakayanin. Ang liit ng Robin, akala mo ba? Ang kailangan niyan Voltron, yung sa fishpan. Pero kung Robin, Robin na yun, hindi. Abutin ka. Ano lang, dos lang nga tayo, tres. Hindi kakayanin. Hintay na lang natin magkaano, pasukin. Oh, lapit na yan. Umaangal na yung mga magsasakay. Ganda na sana ng ano nito, oh. Pinagtatagaan ko muna yung tatlo na to eh. Pang ano kasi to, maraming damo pag tumutubo yan. Ah, sabali ito, yung dinaanan. Ayun, huwag ko muna yung sasarado. Hindi, ibig sabihin ito, ito yan ang linya na naman ang palapil mo? Hindi na. Ah. Ano ba sa ano yan? Daan ito? Na paano ba to? Buo to? Na pilapil? Ang lalaki pala. Baka nahihirap. Mahaba. Mahirap ang patubig dito. Mahaba. Kailangan maano natin, so, ng pantay. Merong... Kahapon lumusong ako ng ano dyan, lasingko. Yan ang challenge po sa masyadong malaking pilapil. Lasingko ako lumusong. Yung tubig, yung distribution ng tubig, mahirap po. Dapat matataas ang pilapil mo dito. Yeah, talaga dapat po sa ilalim. Oo. Mataas, tapos lagyan mo alabans yung tapunan. Hmm. Para lahat makocover nung tubig. Kasi hindi na natin alam kung level na level talaga yan. Kulang pa ba sa tubig yan? Kulang, kuya. Ha? Kulang. Kaya may, saka medyo natuyo na, hindi kagaya kahapon. Yung nasa bayang kulsala kahapon dyan, sa taas. Sino gumawa dito? Yung isang yan, na pilapil? Ako, kahapon. Mahaga ako kahapon dyan. Yung apong peling, ano na lang hinihintay nito ha? Tubig na lang, tapos... Yan. Isang ano pa, no? Isang makina pa. Oo. Ito na lang ba ang palay niya? Oo, yan na lang. Ang late na lang pala, no? Akala ko siya may pinakamaraming lupain dito. Hindi na pala, no? Wala na. Siya pumberting ngayon. Ha? Siya pumberting. Ang marami? Pero karamihan. Itong kabila, kanino to? Ay, napuntura yung katabing bahay ni nanay dun. Kala ni ano kuya Dondon? Oo. Yung nga nagano ng dating baboy. Pero kung madulas to, sandali lang ko eh. Nakakainip sa bahay. Eh, pag nasanay ka na laging yung ginagawa araw-araw, pag umupo ka, parang kang pinapaso ang pwet eh. Oo. Parang naiinip ka. Sabi ko dyan, daanin ko muna yung mga platin doon. Tama na siguro yung ganyang kataas. Titingnan mo din kasi kung ang magiging ano natin is yung baka mamaya ang laki ng butas na inaano mo, di ba, bubutas ka dyan, daanan ng tubig. Baka mamaya hindi na pupuno yun doon sa taas, nakukulang. Pag-guhit ng kalabaw. Ayun nga, hindi, ibig sabihin, pag nagpapatubig na tayo, dapat machi-check natin yan kung yung tubig ba nakakarating doon bago tumapon dito. Diba? Oo. Kasi ngayon, napansin ko, yung preparasyon, sino shortcut lahat ng magsasaka, hindi na kagayan dati na talagang sinusuyod, pinapantay, diba? Ngayon, pagka-araro, may makita, may sabog na agad. Masyadong minamadali. Tubig talaga yung ano dyan. Propose. Kaya nga, ang inaano ko lang, yung baka mamaya yung level, kaya maganda talaga yung medyo mataas kasi ma-adjust mo yung ano, yung tubig niya eh. So, lalo na ngayon, ang laki na ito, mga ka-farmer, malaki. Malaki yung pilapil pala. So, bababa ng konti ito. Puno na doon. Kasi ang ano niyan, kunyari, napuno ito, tatapon siya. Napupuno na naman to bago siya tumapon. Baka mamaya hindi pa puno, hindi pa pala yung one port. Ay, ano sila kuya, naka-level. Tuyo na. Oo. Lalo na malaki ang pilapil, mahirap punuin. Dapat ma-monitor natin ang maigi ang patubig natin. Sa pilapil. O bumababa. O orang gagawin natin, dalawang labasan ng tubig. Mga sasabog tayo diyan, isa, dalawa. Mga lima. Ang labasan ng tubig. Oo. Buhit. Pero kailangan nakakontrol, oh. Buhit ng kalabaw. Pero dapat kontrolado din. Hmm.
papapaguhit natin ng ano yan, kalabaw. Hindi tayo pwedeng hindi magguguhit dyan. Ah, yung ano yun, yung pagsabog. Pero ang ang sinasabi ko sa'yo, pagka yung may tanim na, nagpapatubig na tayo. Oh, doon na rin yun. Doon sa guhit ng kalabaw. Dadaan. Yung sasarado nun. Yun na yung sasarado natin nun. Kung halimbawa, lima yun. O lima at lima, bawat isa plapin, lima lahat yan. Medyo mahirap, medyo challenging. Ganda ng panahon ngayon, ha? Laki-laki pa pala ang anuhin mo. Magkano ang singil nila pala sa atin? Pagka inano daw? Sabi ni, ano? Tinatama ko din sa kanya. Mahirap daw ano. Bakit? Mahirap? Mahirap na. Mas mahirap yung bahala ka na. Ewan sa kanya. Mas mahal yun. Oo. Kasi siningil sa akin sa Roto, 3,000 sa kada isa. Kada isang biga yan. Kumbaga ito medyo, bagay, hindi naman na Roto yung kabila eh. Parang isang hektarya lang ito. Tapos yun doon, wala namang isang hektarya. Sabihin din daw, sabi niya eh. Oo, sige. At sama ako kagabi doon. Bombay? Oo, oh, naipagpenta sa sarap. Namamatay yung mga bibi ni Doro? Saan? Tinamaan ng peste. Ang pangit pa nito si Doro talaga. Inagis pa sa Delta yung ano, kakalat pa lalo yung sakit. Binaon. O dapat binaon na lang. Yung Newcastle disease pa naman. Ayan o. To Farmer Mark, wala pa tayong tubig. Ewan ko, ano bang nangyayari sa irrigation natin? Ewan ko ya. No, simula nung nilibre ni Duterte, parang tinamad nata mga taong. Ano dyan, si Melchor sa kasiyan? Hindi, kahit si Melchor, nakasa lubong ko, hindi niya rin alam eh. Hindi dapat pumunta sila. Patapusin daw yung bagyo eh, tapos na yung bagyo. Ano bagyo? Nakabukas kasi yung ilog. Hindi ko alam, baka ano pa, marami pang isda kaya. Oo, baka siguro. Dapat magtunong sila dun sa amin dun, no? Oo, magsasara sila para makalipak punta dito yung tubig. Hindi naman sila pumupunta dun. Ayun nga. Ah, punta na muna ako dun at yun, silip tayo sa barracks maya maya mga ka-farmer. Tingnan natin kung anong activity nila sa barracks. Hilingwit tayo, pwede rin. Ayan, ganda po ng panahon. Himik. Ano yung mga bikers, bukas na po ang mga ano, bukas na yung ating wala na po yung mga checkpoint. So ayan, balik na naman sa normal. Normal na abnormal. Ay, mag 2 years na po tayong ganitong sitwasyon ano, sa ano, pandemic. Epekto ng pandemic. Balik tayo at tingnan natin yung mga sili nating itinanim. Inabutan po ng matinding ulan at tinadaanan ng ano ni Chuchay. Ayan oh, nasagasaan yung iba. Pero okay lang naman. Dito lang naman ang ano. Tapos ayan, may future po akong ano ba future? May plano po akong gagawin. Tatanim po tayo ng kalabasa dito. Kahit ano lang, basta lang may ano, bahala na kung tumubok siya. Dito lalasunin natin itong dito, tapos yung dito pala dinadaan ni Lindon, dapat hindi niya naidaan dito kasi yan, dito po tayo magtatanim ng kalabasa. By the time na ano, ang kalabasa naman po kasi ang ano niyan, ang maturity medyo matagal, so tatanim tayo dito at ayun, kahit dito medyo magandang lupa. So yun, dito tayo magtatanim. May ilang puno. Yung lagkitan, may nabili po ako na lagkitan na kalabasa. Yun, maganda din po kasi yung sa kabila, doon sa ano, ang ganda. Ang ganda ng kalabasa nila. So sabi ko, parehas lang naman ang lupa halos. Mga luma po kasi ito, nabulok na ano to, water lily. Kaya tumaas po yan. Uy. Ah, tama-tama. Tingnan mo nga naman. Ano po kasi, magluluto tayo ng lichen sauce ngayon. Oh, ayan. Nakachamba. Lagi na lang pinoproblema ko yung sili.
lagyan na natin sa bulsa natin yan para sigurado na. Ako tayo, medyo green, pwede na yan. Napakamahal po ng sili ngayon, kaya kailangan mag anim yan. Uy, alright, kunin na natin to. Yan, isa din po sa pinunta ko yan. At ay, hulog ka pa, wag naman. Yan. Aha. Ito ba? Ito ay langanin. Hindi isa. Josep! Ano to? Patay na. Tamis pa kaya to? Buhay pa yun. Hindi na? Bubulok na din. Buti pang maliit, kahit ulanin. Pero pagka ganito na kalaki, kalaban mo, mabubulok na yung ugat pag nababad. Kailan daw magkakatubig pala? Anong balita? Ewan ko lang, kailan magkakatubig yan. Ulan eh. Ang daming tubig sa ilog. Kasi yun dito, yung kay Consiel Kayana, nakuha namin. Tataniman namin. Inaupahan sa amin yan. Ngayon, tubig ang problema. Si Melchor, nakasalubong, hindi niya rin alam. Libre-libre na kasi. Kaya nga eh. Ewan ko si Apong Peling ata ngayon. Magano na magpa-pump out. Tubig. Pataan mo na sana sa kulay. Saan? Kaya nga eh. Yan, hawa ko ng dalawa. Sana ay tawag dito. Matamis pa kasi talagang ano na siya. Pabulok na mga ka-farmer. Yan. Tapos bago tayo mag tapos ay silipin natin yung ginagawa ni Puroy. O naandun pa hanggang ngayon. Ano siya? Pilapil. Yan. Yan, kakauwi lang ata ni Puroy. Yan o, ito po yung isa sa mga gagamitin. Ito po ay yung floater na tinatawag nila, no? So ayan, naka-float lang. Kaya kailangan ng tubig mga ka-farmer. At ayun, mukhang bukas ay sisimulan na nila to. Pero ayun nga, kailangan po ng tubig. Kaya mukhang magpa-pump out yata ng tubig sila, sinabi sa akin, itong kabila. Sabi ko makikisabay na ako at bigay na lang ako ng pang diesel. Ayun, para at least sabay na lang. Didiesel na lang namin, ipa-pump out. At ayun, makakapagpatubig tayo. Kasi talagang wala, inihintay namin yung tubig. Hindi ko alam kung kailan, sayang po ang araw at tumatakbo. Ngayon, checkin natin yung ginawa ni Puroy. Yung kakauwi niya din lang. Ayun, tapos punta po tayo sa may dulo. Tingnan natin kung gaano ka kalayo. Kaya lang, mahirap maglakad. At ayun, uy, wow, laki ah. Ayun, sabi ko sa kanya, medyo taas-taasan kasi nga yung sinabi ko po kanina na ang ano, yung tubig kailangan bago tumawid, bago mag-overflow sa kabilang pilapil, dapat ma-reach na yung ano, lahat may tubig para hindi po nagkukulangan. Kasi ang laki pala ng mga pilapil nito. Ngayon ko din lang na-realize, isang mahaba isang pilapil, hindi kagaya doon sa kabila, putol-putol po siya. Ito, puro isa lang oh, ang haba. Lalaking pilapil ito. Ang lalaking pitak. Ayan. Ito ganun din. So dito pala ganun ang mga ano. Isang pitak lang yan. Ayan o. Ang laki. Pag hindi pa napantay gaano, hindi nakalibel. Siyempre. Kamamiya isang part lang yung ano. One half lang ng lupa yung nalalagyan ng pitak. Nag-o-overflow na. So yun ang magiging problema. Okay ah. Yan.
Doon kanina, doon pagdaan ko, nandito pa siya eh. Doon yata yung ginagawa niya. Eto, kulang pa rin sa tubig yan. Hindi pa rin sila makagalaw. Hirap maglakad, nakabota po ako. Dahil pag nagpaa tayo ay basa na naman yung ating pinapagaling na alipong. Yan. Exercise na rin. Yan ka Farmer Mark. Sisimulan na natin. Sayang kasi yung time eh. Pero okay na rin kasi medyo napapahinga natin yung lupa. Pero ganun pa man, alkaline siya. So ang oy. Medyo lumulubog na. Alkaline siya, so gagamitin natin na pataba ay may sulfur. Okay ah. Yan po yung bahay. Kitang kita. Darating ang panahon, mukhang magiging residential na to. Ayun, meron din po dyan subdivision. At gagawin din na subdivision po yan, yung resort. Yan. Tapos medyo maganda sana, sabi nga ni Papa Yam ay maganda yung puro palayan na lang muna. Mas ano po, mas maganda sa mata syempre. Yan, hanggang dito na lang tayo, hindi tayo makapunta doon. Kulang pa pala oh, ayun oh, ganton pa lang palang napila-pila ni ni Puroy. So ilan pa, dalawa pa po na mahaba. Ito pa, kulang pa. Ayan oh, kulang pa po din yan. Pero syempre may katulong na po siya dyan, kasi syempre dalawa po silang gagawa, yung dito at siya. Tapos ganun din, habi ko tulong na lang kay Nikki. Magaling din naman si Nikki, para at least eh mas mabilis po. Si Nikki ata okay na siya dun, hihintay na lang ng tubig para maararo, ma-floater din. At naano na rin naman yun, na roto na, so okay na. Lalaki ng pin, lalaki ng pitak nito. Dapat kahit papaano kada isang pitak more than 10 siguro, 15. Ilan ba? 1 2 3 4 5 6 6 lang ano. Kasi nag-iisang daan mahigit daw po ito eh. Ang inaanin dito. Minsan 80 lang pagkatag ulan data. 70, mga ganun. Pero pagka maganda, 120, 110, ganun. Pero kung tutuusin natin, mababa pa din po yun compare sa talagang maganda. Sa Nueva Ecija yata nagwa 160 yung isang hektarya, yung maganda 160. May nakita pa ako sa YouTube 200, hindi ko lang alam kung 200 ka ba, siguro 200 na tag 50 kilos. Yun. Maganda sa roto. Ayan oh. Talagang nabungkal po yung lupa. Kasi kailangan din talagang mabungkal. Tapos papuputikin. Ayan oh. Tamang-tama. Medyo namatay na yung mga ano. Para sana pag plinoter na ay mas madurog pa. Mamatay na yung mga damo. Ayan, dito lang tayo mga ka-farmer. Today is Sunday at medyo pahinga din po ang mga tropa. Pahinga din tayo. At sumaglit lang po ako dito sa bukid. Actually papunta ako ng farm, nakita ko lang si Puroy. Nang namimilapil nga Linggo. Anyway, bayad naman po ang kada araw niyan mga ka-farmer. Wala naman tayong ano, hindi naman natin sila kumbaga dito kay Papa Yam, ilista lahat yan. Pagka trabaho sa bukid, magtrabaho sa ano, may mag-i-spray, gumagana po lahat yung ano yan, metros ng mga yan. At the same time, syempre, may palay pa na paghahati-hatian para po din sa grupo. Yung inani natin, hindi pa namin napapaano. Pasensya na po kayo at sobrang busy. Eh kasi sabi ni Kuya Guido, paano pa daw? Subukan munang ibilad kasi medyo naputol. Pero sabi ko, okay na rin naman.
Eh, kung gusto mong malaman kanya na ano talaga, saan tayo naging problema, kasi ang tsansya niya, medyo tansya niya po, medyo na-over ng fertilizer. Marupok. Pero tinanong naman ako ni Apong Peling, tatay niya, tagal na rin nagpapalay. Ang sabi ko ay 6. Okay lang naman yun, sabi niya. Pero ayun nga, medyo baka na ano, na-over din daw. Tingnan natin, kasi may mga linagay tayong atobi kasi. O syempre, parang ano na din po yun. Kaya kung sakali man, baka mag-apat na lang tayo o 5, mabawasan natin. 4 na lang kasi nababawasan din pala, no? So yun, mag-apat tayo. Dito, 6. Kaya yun. So yun, ayun nga, hanap din tayo ng time para isahan na pong ano yun, maano na natin, maipakiskis na natin. Para mabigyan na rin po natin yung mga boys. Yun. Pagpakiskis tayo, 6 lang. Dinala ko lahat sa barracks. Ayun, paubos na isang sako, isang kaban, di pa rin tinatamaan. Tamang sa'yo. So ayan mga kaparang, ganito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay.